burning of a flaming fire by night, for upon all the glory shall be witness. And there shall be a tabernacle for a shadow in the daytime from the deep, and for a place of refuge, and for a cover from storm and from rain. Ibang ko kay Sai, nagkukuha namin yun ng lesson pa kayo ng which may po ay kita namin na minsan may po yung snowballs, yung mga bagyo na ang buhay, physically and spiritually po ay na ito. So sa amin yung how to deal with this problems po kayo, response in our life. Kaya mga lalaki, isa sa inyo pray. Amen. Mga po na po, good morning po sa lahat. Amen. Title po nito is Storm in Our Life. Storm in our life, sometimes dealing with difficulties properly. Sabihin, lahat po tayo, katulad kahapon mo, may bagyo, may iwasan pa natin yun. So, nung una sabi, pag-anong daw eh. Tapos, bumaba, hanggang tumama na sa metro. Anyway, ganun lang yung bagyo minsan. I mean, hindi mo alam kung saan kailan darating, kung may predict mo man, hindi totally. Tulad ng aking suot. So, ang ibig sabihin po ng storm, again, yung isa sa mga other word niya sa Bible is yung tempest. Okay, ganito sa kanta natin. Sinabi yung tempest, storm, or minsan na especially yung hangin na malakas. Okay? So, ating mga, ano yung mga problema natin sa buhay minsan? Ang dami, no? So, na pagpapulit yung ating ano, yung isang topic. Anyway, ano yung mga problema madalas? Mga tao. Especially yung mga ganyan, biglaan, yung malakas. Talagang minsan, susuko ka, iyak ka na lang. Wala akong magawa. Ano ba yan? Nagkasakit bigla, hinding sakit, aksidente, wala ng tabaho, yung mga ganun ba? Matindi. Ano pa? Nagloko yung anak mo, hindi man sa'yo, yung nabagkit ko kanina sa anak mo, ang mag-anak mo, apektado ka, amen? Ito ba yung mga bagyo minyo sa buhay natin? So, patuloy natin pag-play si mga anis mo sa niya po, no? So, maabahin po na kapatid yung sa may nagkaluto namin po, mga anak at may nasa church. So, hindi ko alam bakit nga ganun. Iba yung concept, hindi ko alam paano sa malagaling yun. Marami po sakit, kahit yung may pastor dito, hindi alam daw kung saan nagkagaling yung gano'ng sakit. No? Ngayon nyo, sakit dati, parang may invento na. Yung mga buyers yun, binatakot na naman tayo. Possibilities, may kodrama na. So, panandahan natin yung next na pandemic. Parang hindi ko naman niniwala, sino yung nagsisit eh. Kaya sa totoo lang, yung ibang talagang mga problema, katulad nga, cancer, totoo yan, pero hindi natin lang kung saan nagagaling. Pag ikaw, ang sinaklan yan, anong gagawin mo? So, obviously, devastating, parang storm nga, lalo yung mga nasa kong nawawang lugar, di ba? Alam nyo yan. Kasi yung iba, nakakalilig talaga dyan. Yung mga nagawa ito sa amin dyan, sa haray ko isa pa nga, yung mga magulang dyan, ang may ito, parang, basta, pag ano, bagyo, talagang ano na kami. Hindi naman makagalo kasi inaabangan namin, di ba? Ako rin, minsan eh. Kami, okay naman kami dito, kaso naisip ko kayo. Kaya nga alam ko na yung ano, meron ngayon sa pagkili na public information office. Nandun na kayo yung dating minawatch ko yung level. Kasi naisip ko kayo eh. Kaya kahapon o kagabi, eh na, medyo bumabahan na ng bandang alas-alas na ng maga. So, na, pinakamataas lang 17.2 meters sa Marikina. So, okay naman. Pero, ganun po ang bagyo. Lalo na yung mga vulnerable na tinatawag sa Cavite daw. Yun, nag-viral yun, di ba? Kaya tinignan po na malasang may lugar nila. Eh. Malapit pala sila sa dagat. Eh. Di ba? Kaya pag-usapan natin yung maga, hopefully matapos natin. Kaya tapusin talaga natin yung mga storm sa buhay natin. Dumarating, minsan di naasahan, minsan nakikita na rin natin na darating. Okay, katuloy nga yung mga anak natin, kaya yung tuwa natin yung maayos, yung kambal na witnessan natin yung anak nila kahapon. Yung mga babae sila, sabi ko,
Yung mulching nga, yung tayo namin, nakapunta kayo. Para sa mga paraan kasi para ma-secure niyo yung mga anak niyo na maayos. Kayo mismo nasa church, ipapalakas, nanon pala tayo sa Panginoon, na hindi usap na Diyos. Kasi, ngayon, ang compute niyan, pag laki-laki yung problema mo yan, pag hindi natuluhan. Amen? Yeah, so, ganun eh, kahit sa storm ngayon natin, talagang detalyado na eh. Alam mo kung saan pupunta, at least, hindi pa rin sigurado, pero na-detect na, ganyan may mga problema rin tayo ganyan. Kayo dito, pag nakikita ko medyo nalilate na, absent-absent na, nakikita ko na yun. Kaya ngayon, locus compute ko na agad yung aking i-replace sa totoo lang. Okay? So, pwedeng ma... Kaya yung pag-usapan natin ngayon, basta yung bubble, storms, ngayong umaga, magka-sino din yun, ha? So, ngayon, tignan muna natin yung ibang Bible verses about the storm. Dinidescribe kung ano ang storm sa buhay natin dito sa Bible. Sabi po sa Job 21:18, may mga ilang verse lang ito, may marami. Ano ba ang storm? Paano siya dinescribe sa Bible? Desirable ba siya? Ano ba siya? Sabi dito, makibasa po, ready go. They are unstoppable before the wind, and as the storm carry away. Pinukumpara itong mga tao sa chaff, okay, tsaka stubble. Pero yung binanggit dyan, yung storm, ano daw ginagawa sa kanila? Carry away. So yung sabihin ito, pinoblow sila. So, hindi maganda, di ba? Mabuti mo, dadaling ka sa ibang lugar na maganda. Marami, di ba? Inangay ka, binagay ka sa magandang place. Eh, pag storm yan, random yan eh. Another one sa Job. Sabi dito, 27:21, the east wind carried him away and he departed, and as a storm hurled him out of his place. So again, merong tinutukoy dito na mga klase ng tao na para ba tinatangay na lang, pero hindi magandang pagtangay. Okay, ano daw, pag sinabing hurl naman, ano yun? Tinatapon, violently. So hindi maganda ang storm, di ba? Parang mga problema sa buhay, yung iba, kaya daw, sabi nga sa inyo, yung mga 80s daw na iba, again, hindi yung excuse sa kanila, pero karamihan dyan, kaya sila naging 80s. Kasi daw, kasi may na-encounter ng problema sa buhay, kaya hindi lang pagkayanan, at sila, and then, hindi lang naniwala sa Diyos. So, mali, pero nangyayari. May mga ganun. Pag ikaw ay, supposedly, nakatangan ka, so dapat yung utak mo, dapat nasa matinulang, kaya nagkaroon ng problema, yung nakayanan, para kang binato. Nangyayari kayo yun, o ganyan, dati makino niya ngayon. Hindi na naliligo or something. Napaliw na. Kaya kahit iba, yung 80s, parang baliw din. Then, binato, hurl it away, carry it away. Psalms 55. Ito lang yung mga description sa, ano po, ng Bible sa storm. Or tempest. Sabi po dito, I would hasten my escape from the windy storm and tempest. So, nung description dyan. So, yung mga storm ay, kung sa malakas, gusto natin takasan. Diba? So, katulad nga kahapon, pero yung mahapon kasi alam na namin yung storm. Kaya tinitingnan ko rin, ngayon, sapon tayo. Pero, sabi sa balita, mga gabi pa naman yan. E kaso nga, kahit ang storm malayo pa, ay ano pa yun eh. May nauuna dyan eh, hindi naman yung matalang yung bagyo. So, malakas na rin yung ano, kaya... so, gusto ko lang, ano, huwag na tayo muna. Isip-isip ko, bahala muna si Daddy doon. Doon na muna siya. Kasi pag-aba nga tayo ng Lunes. Martes, marami ko, bahala na. Saka makapamiss tayo ng mga bata doon. Kaya tuloy lang kami. So, ganyan po ang storm, tinatakasan. Parang mga problema, pero pwede umang takasan. Mamaya, pag-usapan natin yan. In a way, pwede, pero in a way, hindi. So, ganyan lang yung storm. Sabi niya, nagmamadali siyang takasan. Sabi sa 8 naman. So, Psalm 88. So, na-imagine niyo po, ano ang storm? At kung saan siya inaalin tulad. Sabi po dyan, kayo naman po, ready go. So, persecute them with thy tempest. And make them afraid with us. Yan, ang storm po nakakatakot. Lalo na, again, pag hindi ka handa. Kapon, yun yung inisip ko, mayong lang, kailangan natin dyan. Palang lakas. Kaya yung mga bata, hindi nakapunta. Yan ako na. Pero, kapag soul winning pa lang natin. Pero, nakakatakot minsan yan, lalo pag
wala kanya stamp for metaphor face cam, mababa yung lugar nyo, yung pupong nyo is medyo, edit na kayo na something. So nakakatakot. Psalms 107, verse 25, sabi naman dyan ako muna, for he commanded and raised the stormy wind, which lifted up the waves thereof. So, minsan sa lakas ng mga bagyo, ano yung hinahalin tulad sa waves dyan? Nadamay pa yung wave mismo, nakakatakot din. So, alala na pag ganyan, nasa mababang lugar kayo. So, sabihin lang yan, nadadamay pa. So, ganyan minsan yung mga problema sa buhay. Una, nagkasakit ka lang, ang next na problema mo, ano na? Pera na, kasi gumastos ka, yung pera na yung gagamitin mo sa ibang, di ba, ganyan po yung mga, ano, yung mga pag nagkasakit. Amen? Ganyan din po ang bagyo. Maraming mga side effect. Okay? Maraming sumasama sa kanya. And then Psalms, ito pa rin, verse 29 naman, sabi dito, he maketh a storm a calm so that the waves thereof are still. So, ang Diyos ang gumagawa nun, pero, ano pabalik tayo ng calm and still? Ngayon na yung storm. Ibig sabihin, hindi siya calm at hindi siya still. Magulo. Ganyan po ang problema minsan. Guguluhin ka, ayos-ayos ng buhay mo, alam mo. Pag nagkaroon ng problema, dumating ang bagyo sa buhay, ano mangyayari? Pag hindi ka handa, pwede magulo ang buhay mo. Okay, sabi na naman sa Ezekiel, ngayon naman po ulit, verse 11, let's go. Say unto them which shall eat with a temperate mother, that which shall fall, there shall be an overflowing shower, and ye O great hailstones shall fall, and stormy winds shall rend it. Okay, so sa 30 naman, ako naman, therefore the said the Lord God, I will even rend it a stormy wind, in my fury there shall be an overflowing shower, in my anger, my great hailstones, in my fury to consume it. So again, ito naman yung Book of Ezekiel, mga Persian, sa, especially sa Israel, pag sila ay sa Juda, especially, pag sila ay naman, nagtuloy-tuloy sa kanilang kalokohan, isa sa mga sinasabi dito, ano yung window, pinukumpala sa, ano daw, ang ginagawa niya? Okay, so hindi lang basta yun, inulang kayo, nabagyo, tapos bukas ay okay na kayo, patuyuhin ang nabasa. Ang problema, ibang storm, sobrang lakas. O sinabi nyo rin, talagang pinunit yan eh. So, paano pag pinunit ba yung bahay? Imagine nyo na, pag nakita nyo yung mga sa US kasi maraming ano doon, di ba? Isang, yun din ang tawag nila dyan, storm. Pero, kaya na pala. Tornado na pala. Nakita nyo ba yung mga video, tsaka video, pag binaan na ng ano? Alam mo, yung mga ano to, yung mga simento, tsaka mga kahoy, alam mo, mga papel na pinunit. So, gusto ko sabihin, ganyan po ang description ng Bible sa storm, hindi nakakatuwa. Para mga problema natin minsan ay devastating siya. Kaya this time, ano nga, may natin ngayon doon? Kaya naalala ko na naman yung mga tornado nga sa US. Alam na nila, marami tornado sa lugar na yun eh. Bakit nandun pa sila? Hindi ko alam, siguro sila kumikita, yung iba doon ay malawa kasi yung mga fields doon eh. Kung kakaniman din. Yun, naisip nila, eh kung once yung every 5 years lang naman tayo lang, bagyo, okay na rin. Nakapagtayo tayo dito, and then nakakaan, nakikita, yan. So minsan, ang storm, hindi dapat iniiwasan. Yun nga, i-deal na lang natin kasi kala sa Pilipinas po, sabi na ano, isa rin po sa madalas daanan talaga. Okay? Medyo mapalad yun sa Mindanao, sa office-mate ako dati na sa Mindanao, sabi niya, yun ang napunta dito. Yung bagyo, nakaganyan siya. Eh, tingnan mo dyan, harang batang ano. Yung pala sa Mindanao, hindi ganun na sa mga halos yun. Yung ganun kalakas, eh, nasa office kami, no, talagang. Tingin lang siyang ganyan. So tayo mga Visayas, mga sa Luzon, daanan po tayo ng bagyo. So anong gagawin natin? Okay, spiritual. Tayong mga, sino yung madalas mga problema? Mga mahirap, mayaman. Okay, walang ng problema, no? Pero sabihin natin physically ito, yung mga mahirap. Eh, mga Kristiyano, hira lang sa ating mayaman. Hira.
So ngayon, ang tanong, how do we deal with the storms and troubles in our lives? Amen? So, bilis lang po na mayroon tayong 3 points. Sana po makuha natin yung message kasi nga ang bagyo andyan eh. Darating-darating yan. Ang gusto natin, ma-weather natin, ma-endure natin. And number 1, anong gagawin natin? Edit tayo sa Isaiah 4:6, sabi dito. By the way, ang context ng Isaiah 4 is medyo malawak. Ano yung ibang passage dyan ay pinoforsee yung millennium reign na. Actually, yung tribulation and then millennium reign. Okay? So, kaya sabi dyan, may mga problema. Pero, lilipas din yun. Okay? And then, kaya sabi sa 6, magkakaroon daw ng tabernacle. Pag tabernacle, parang tent lang. So, anong ginagawa ng tent? Yan ay pananggalang. Pag mainit, pananggalang sa init. Pag mabagyo, ito rin ay pwede natin silungan. Okay, so yan. Yung mga bahay, ganun din. Kaya point number 1, ano mayroon? Bagyo, darating yan. Hindi mo alam kailang gano'ng kalakas. Anong pwede natin gawin? Wala kang magagawa. Mayroong pinag-aaralan daw po nila. Dami kasi nakaisip na eh. Yung total, yung advanced na technology ngayon, ba't kaya natin bomba yan? Ba't kaya natin gamitin yung mga malakas ating bomba para alam mo namang marami bilyon-bilyon ang sisirain yan, eh, magkano bang nuklear? Pasabugin na natin. Kung nalang dyan, nakikita naman natin. Ano sa palagay nyo? Ha? Pwede, no? Ba't nila ginagawa? Kasi inaaral nila, walang magagawa doon. Sasabog lang yun, parang pag tinignan mo sa satellite, kahit gano'ng yung force niyan, yung force of nature niyan, ang lakas po niyan. Dapat yan, yun nga kinukuha niyo ng energy. So, balakas yung umiigot yun, napakalawak. Alam mo, pwedeng pasabugan lang. Ano ba pasabugan mo doon? Parang ano lang yun. Ano lang yun. Kaya sabi nila, hindi yan feasible. Alam nyo, ganyan tayo sa ating mga minsasang problema sa buhay. Yung iba, pati ngayon, pati mga futuristic, pati daw yung mga hitcho-right, gusto nilang pasabugin kasi nga, ay, para walang makapigil sa ating existence, kasi yung gano'n. Pero pag talagang gusto nilang gusto, eh kung umulan na napakarami, kung malaking asteroid na gawin natin doon. Yung mga problema, minsan gano'n, ano yung the best na lang natin gawin, hindi pag-aaring gano'n. So, number 1, sabi dyan, ano daw yung tabernacle is a place of refuge and for a covert, okay? A covert, okay, sorry. So, yun yung old term para sa covering. Covering or covert. Okay, hindi yung adjective na covert. Yan ay covert. Okay, yung similar ng cover. Okay? So, kaya number 1, may storm. Okay, ano gagawin natin? Masahin din natin pala sa Isaiah 25. The same, ano siya? The same idea. Sabi po dyan, for thou hast been a strength to the poor, ano siya na? A strength to the needy in his distress. A refuge from the storm, a shadow from the heat, and the blast of the terrible ones is a storm against the world. Okay? So, ang Diyos daw ay, mamaya tayo sa Diyos, pero yung storm ay kailangan natin, hindi natin kaya, ano gagawin natin? Pero may tayo pwedeng gawin, katulad lagi natin ginagawa, hindi mo kaya yung bagyo, hindi mo kaya yung pasabugan, hindi pwedeng intuin, hindi pwedeng iwasan, gawin mo na lang, magtago ka na lang, okay? Ganun lang po, ay number 1, sa mga problema at sabihin minsan, seek refuge from it. Ganun lang. Simple lang, di ba? Pero minsan yung iba kasi, ayun ko, meron lang sa ano, di ba yung Facebook, meron lang sa kaita ko, parang nilalabanan niya yung storm eh. Kaya ano ba yun? Nakakanta pa. Kung may lumipad na, matay ka nun. Kaya lagi sinasabi sa atin, mag-ingat, kung hindi mo kailangan lumabas, huwag na yung lumabas. Hindi mo alam kung anong mapapala mo pag ikaw ay nilabanan mo yung storm. Kaya, the best is number 1, seek refuge from it. Okay? So, mahirap yan. Natural disaster, some force of nature, and undesirable, parang problema. Pero, alam mo paano nga, ano yan? Mag-seek ka lang ng refuge. Sabi dyan, the blast
from the terrible one. Sa yung terrible, nakakatakot. Pag-blast, parang ihip ng hangin na malakas, biglaan. Okay, anong kailangan mong gawin na lang? Tago lang, minsan, ganun. Okay? Yan, tulad niya, diba? Biglaan. So dahil wala tayong magagawa, iba nga, again, yung ilokong pala kanina, ito po yung mga taong pag nagkaroon ng problema, hindi na deal yung problema, ang mangyayari ngayon is, magang huli, mayiging 80 years, or mayiging... Kumbaga, yung problema nila, supposedly, pwede nga makatulong sa kanila later, mag-aaral natin. Anong ginawa sa kanila ng problema? Sila ay, basically, ano, natalo. Okay? Tuloy yan, pag nabagsakan ng uno, anong gagawin mo? Kasi alis lang. Kasi nakita namin, di ba, that, di ba, ano nga kami nagmamadali na mama ko, we have it, para be safe. Yung mga bata na naglalaro, di ba, mga lit na bata, di ba nila alam na pwede silang talsikan ng walgon. Alam niyo, misa, ganyan yung mga, ano eh, tayo, mga Kristiyano. Sila, we know, warning na nga, oy, huwag niyo gawin yan. Mag-aral ka, lahat ka sa church. Huwag mo kaibiganin yan. Sabihan gano'n, no? Hindi, wala lang. Lalaro-laro pa. O jowa-jowa. Hindi, ayaw yan. Wala lang yan, di ba? Wala yan. Ano, storm-storm. Tapos si storm. Ano mo yan eh. Okay, number one, seek refuge. Kayo, mga bata. Kayo, mayabang. Kung may problema. Ako, oh, yun nakita ko yung mga problema ng mga ERSTO dati. Kaya nausap ko yun, kaya nung dinabala ko sa rin ng pamilya, yung mga anak, hayaan mo lang minsan na kayo lang yung problema, kung ano yung problema nyo, problemahin nyo. Hingilap ng mga bata na mapasalan nyo, nakita nyo yung iba na ginagawa nyo. Pag nahirap na sa buhay, yung mga anak nila yung pinagtatrabaho. So yung iba, maganda naman doon again, kaya nga yung topic natin yung storm, minsan nakatulog. Pag maganda ang dealing mo sa storm, na problema, tatitibay ka. Eh, paano pag hindi? Ibang bata gano'n, naghihingi na lang kayo sa tatay, sa nanay, ganyan. So, di nakakatapos yung iba, yun ang magagawa. Kasi nga, natalo sila sa kanilang problema. So, yun lang gusto ko sabihin dito, eh. Seek refuge from it, huwag kang mahiya, minsan magtago. Okay, so winning, may masyadong mahulan, di next time na lang, diba? Unless, may sakaya kayo. Kasi kahapon pa, hinto-hinto naman, eh. Okay, paya-paya pa. Buti na lang, sa buti ng Panginoon, lumakas kung ando na kami, di ba? Ando na kami, saka lumakas, mag-aalis kami, nawala. Tapos nakalipat kami ng ano, another bahay, saka ulit lumakas. Buti ng Panginoon, di ba? So kaya, number one, seek refuge from it, di mo nakahiyayan. At mga ibang mga din. And then, ito po yung isa para balance po ang ating preaching. Alam nyo, yung iba kasi, sobra namang ewan. Masyado nang mahina. Alam niyo ba, ng storm ay ginagamit din ng Diyos? Sa anong bagay? Ngayon natin dito sa Isaiah. Isaiah lang po tayo ngayon. Amen. Ito po ay, ito naman example kung saan ang ginamit din ng Diyos yung storm, o rainstorm. Okay po, kasi sa warning against Ephraim, Israel, no? Mayabang kasi po yung Israel yung time na yun. Alam niyo yung context nga, yung time na winawarningan sila, mayroon pa sila sariling kingdom. Pero later, nakikita nila parang storm na, sinasabi nila ng pag-asa, dadating na yung kalaban. Okay, Assyria, kalaban ng Israel. Sabi nila, behold the Lord with the mighty and strong one, which as a tempest of hail and destroying storm, as a flood of mighty waters overflowing, shall cast down to the earth with the hand. Okay, sa Tagalog lang, oy, parang winawarning nga kayo ngayon, winawarning nga kayo. Kahit mga Kristiyano ay nasa church na, pero iba talagang hindi na gano, hindi naikinig na ano, isip-isip niya na siguro, nilating niya, ako matalino ako, laki ko, mayangan ako. Hindi ko na sinisaw yung preaching na yan, kasi sigurado ako sarili ko. Well, hindi. Hindi ka sigurado. Itong gano'ng nangyari sa Israel dito, mayabang, yung sabi dyan, di ba?
akin, nagyari dyan sa, yan, sa woe to the crown of pride, of the drunkards of Ephraim. Ba't sila hinahalim kulad sa mga manginginom? Kasi ganun po yung manginginom, mayabang yan, tama ba? So kaya sabi dito, darating yung malakas na bagyo. At ang description sa storm dito sa Isaiah 28 and later sa 29. Usahin na rin natin sa 29:6. Ganun din po ito. Ito naman ay sa Ariel. Alam ni Ariel? Ariel. Yan yung panlaba. Yan po ay another tawag sa Jerusalem. Okay, sabi dyan, no? A city where David dwells. So again nga, ang unang warning, di ba, sa Northern Kingdom, sa Israel later, sa Judah din, may warning yan din sila. Ang sabi dyan, thou shalt be visited by the Lord. Uy, okay yun, bibisitahin ako. Sa Bible po, maraming magkakataon yung bisita ng Diyos, hindi maganda. Amen? Yung sabihin nila, yabang mo, hindi na nga kita pinapansin, sige, magpuntahan kita dyan. Anong gagawin niya? Hindi maganda. Sabi dyan, with thunder, with earthquake and with great noise, with storm and tempest, and the flame of the fire. Lahat na, andun eh. Okay? So, kaya gusto ko na sabihin, basta anong gagawin natin? Basta, yan. Ba't ang Diyos yung ginagamit yung, gusto niya eh. Minsan kasi iba sa atin, hindi magising. No? Kaya yung, minsan, yung mga mayang bansa, ganyan ginagawa ng Diyos. Sa atin din minsan, nagkakasok, pag hindi sakit, magigising ka kayo, at hopefully, umayong ka na sa programa ng Diyos. Okay? Kaya number two, gusto ko sabihin dito, anong gagawin natin? How to deal with the storm? Una, mag-seek ka ng refuge. Pangalawa, refuse to be destroyed by it. Kasi ganun po ang storm. Pag ikaw hindi nakahanda, sisirahin ka yan. Okay? Nakita natin kanina, Reverend Deep. Talagang sisirahin na yan. Basta paghahanda ko. Yun nga, paano nga paghahandaan? Nabanggit kanina, paghandaan mo by seeking refuge. So, tama yung refuge mo, hindi yung, again, sa, paggit ko na naman, sa buhay natin, yung mga problema, ibang tao, ginagawa na, yung people, kala nila, tatakasan nila yung problema nila, okay, mga yung people, ang tindi, ang dami ng problema ko, sa ano ko, pamilya ko. Gagawin nila, yun na, mag, tatanan, kung ano man yan, di ba? Para takasan ko na yung problema ko, hindi yung iba. Mali yung refuge naman yung kinuha nila kasi sana makaahon, pero madalas sa hindi po, lalo sila napapasama. Okay? So ngayon, obviously ha, itong Diyos ang nagdala sa kanila noon. So when I say refuse to be destroyed by it, bukod sa, yan, sabi dyan, wind, tempest, ano pa, pati fire, sabi kanina sa Isaiah 28, sabi doon, may kasama yung waters, nga, baha. So, paghandaan mo, okay, make preparation and provision as not to be destroyed. Okay? So, pero pinaka context talaga dyan is, ano, ang Diyos ang nagdala sa kanila yan eh. So, paano mo dapat hindi ka ma-destroy? Anong gagawin mo? Eh, huwag mong i-displease ang Diyos. Katulad ng Ephraim, tsaka ng Jerusalem. Ganun ang ginawa nila sa Diyos. Warning, blessing, ang dami sa kanila. Puro blessing, warning, instruction. Bandang huli, sinunod nila ibang instruction, iba hindi. At minsan yung bakit hindi pa. At parami ng parami sa kanila, sa isang bansa po, pag marami, parami ng parami loko-loko dyan, kahit may matino pa dyan, makapahamak ang karamihan. Amen? And number one, pag may storm, seek refuge from it. Number two, and refuse to be destroyed by it. Huwag ko nang gustuhin. Nasirahin ka niyan. Amen? Ganun ang preaching natin kasi meron pa kayong preaching last time na ano, parang gana shelter in the time of storm. Pero ngayon naman, balance natin. Kapag mayro kayo mong sirahin ka ng Diyos, umayos-ayos ka. Amen? So, seek refuge, refuse to be destroyed, and then a final point, pinapansin natin sana kanina dito, yung sa book of Isaiah lang po, hindi natin pinatching ibang book kasi marami po yan. Meron sa Matthew, kung saan pinakalma niya, iba yung storm, meron sa Jonah. Lagi po yan kasi common experience sa mga tao, yung storm.
Pero this time, ano yung number 3 natin? Pangbukas natin. Nakita natin na pwede siya mismo, ang Diyos, pwede mo maging refuge. Nakita natin na willing naman siya na isagipin tayo. Pero pag tayo pala yung loko-loko, eh siya rin yung willing na sirain tayo. So anong gagawin natin? So how to deal with the storms in our life? Number 1, seek refuge. Number 2, refuse to be destroyed by. Pero number 3, realize the Lord's working in the midst of it. Okay, sabi po dyan, kanina, ang refuge daw ay ang sino? Ang Diyos. Eh Lord, eh, pastor, eh, wala, mahirap kami, wala kami bahay na mabili sa tok-tok na, magandang magandang mga place ngayon, na, sa Timberland. Ganda yung mga bahay mo, mataas na, walang baha, ano, may landslide siguro. Eh, depende. Huwag naman, di ba? Hindi kami makabili ng batong, magandang bahay. Pwede, alam niyo sa problema natin, ang refuge natin ng Panginoon. Again, katulad nga nung, eh, ang problema ni iba, dinadalan sa halalan, taas ng bahay nila eh, kaso na landslide. Ang dami pa yung malsada. So kaya bandang huli po sa mga problema natin, bandang huli, ang pinaka-refuge natin ng Diyos. Amen? Amen? Amen. So, basta hindi mo itindihan ang problema ko, ganito, ganyan, ganyan. Problema ko, ako. Problema iba, ganun eh. Problema, love life. Madali lang sa akin. Masa minsan, nakita natin yung sumisira sa marami. Ayaw mo ba yun? Seek your refuge from the Lord. Siya yung ano mo. Eh, pasto kami, mahirap lang kami. Tulad niyan. At nakita mo, maya, may problema din. Ba't hindi pa kaso? Sa Diyos ka, lumapit. Parang ano, di mo kaya yung storm? Silong lang. Yun naman eh, refuge, silong. Pwede ba makisilong? Yun na nga yun. Makisilong tayo sa Diyos. Amen? Oh, iba sa atin, kaya itong church natin ay open. Again, next week natin na tatangin yung seeking help and giving help. Okay? So, pwede kang, kung lumapit ka lang, sa matino, hindi sa loko-loko. Kung nari, itong mga kababaihan, nakita lang, kung nari. Hihira si ano ha. Kaya, pag-anood kayo ng GMA, bulaga. Talagang ipi-feature pa yan. Maniwala kayo, di ba? Maloko-loko po yan. Kaya ang gagawin nila, pagmamalaki pa nila kasi kailan lang, may nakita ko yun sa mga naman yan. Ito yung bahay ni ganyan, kung sino artista, laki ng bahay. So ito mga ito, pag nag-ano kayo, Facebook kayo, di ba? Makikita nyo news feed. Gama nun, lumandi lang, gano'n ha? Sa halip na lumapit ka ngayon sa Diyos, ano? Hindi ka natiwala sa Diyos eh. Marami po dito yan, kaya nga may nakita tayo ganyan dito, minami nga natin, unfortunately, ayaw. Nagtiwala sa ano, kung ano man yung sinaliya na yun. May big brother, kung ano man yan. Kaya ganun yun, kung nandito pa kayo noon, makita niyo yung warning na binigay natin, sisirain ang buhay niyo yan, mga bakla na yung mga producer na yan. So lumapit ka sa Diyos, hayaan mo na siya po yung mag-shelter sa'yo. Kahit ano pa yan. Pastor, lungkot ako, magtiwala ka sa Diyos. Let Him be your shelter. Masahin niya ulit natin sa po. Siya yun eh. Sabi dyan, there shall be a tabernacle for a shadow in daytime, for the heat, from the heat, and a place of refuge, and for a covert and storm of rain. Darating a storm, sa Diyos ka magtiwala. Amen? Amen. Pangalawa naman, the Lord can use the storms to destroy. Okay? Ang point number 3 natin, realize the Lord's working in the midst of it. Ang Diyos na mayroon dyan eh. Ang Diyos na nagbibigay, magpoprotekta, pwede siya rin yung sumira sa iyo. Anong gagawin mo? Huwag mong alisin sa equation ng Diyos. Siya nasa likod ng lahat ng yan. Amen? Patuloy nga itong ano natin, yung iba na pag OA naman sa Facebook, Lord, ilihis mo yung bagyo. Eh, iba gustong-gusto yung bagyo kasi gusto nilang, ano, di ba, yung tubig. Hindi mo may pigilan yan. Sa buhay natin ganun. Minsan, yung iba sa atin, kailangan magka-problema matindi para matuto ka. Yung iba, hindi maligtas kasi sa ulang yaman, walang problema sa buhay. Kaya panalangin ko minsan sa mga kaibigan kong ganun, Lord, bigyan mo nga ng problema, yung sakit, yung medyo matindi, na magising-gising sila sa kanilang kayabangan na di nila kaya pag ang impyerno, di nila kaya yun. Amen? Yung naiwasan yun. Ngayon pa lang, magka-problema na para tumawag sa'yo. Magising. Kaya number 3, realize the Lord's work in the midst of it. The Lord can be our refuge. The Lord can use the storm to destroy. Amen? So ating pinali po, basahin natin sa Nahum.
Bago yan, dahong or mayhap, kung gusto nyo, hindi ko makita, no? Busikat eh. Pero sabi lang dito, anong conclusion nga natin? Alamin natin kung paano tayo, paano natin i-deal yung storm. Kaya darating yan, alamin mo lang. Yung mga talino po, kahit hindi po kahit, hindi lang mayaman, kaya nga may mga warning system dyan, alam mo, basta di ba, makabili ng bahay sa tindahan lang din. At least naman, alamin mo yung, yun nga, yung mga warning, kapag talaga sinabi na, kasi mga warning minsan, okay, hindi naman totoo. Mag-ingat ka na rin, kung alam mo nakapilta ka dyan sa tabing ilog, hindi, pag time na talaga matindi yung store, pwede kang makilingkas. Amen? Alamin natin kung paano natin i-deal ang ating mga problema ng maayos at hindi ka mabiktima niya dito sa story. Masayang sa nahong ay na lang po kayo niyo. The Lord is slow to anger and great in power and will not uphold upon the wicked. The Lord hath his way in the ruling and in the storm and the clouds are the dust of his feet. So yun po, sinabi ko kanina, the Lord has His way. May paraan siya, yung sabihin. Kahit yan pa ay, yung context kasi dito yung mga wicked, yung sabihin, yung mga wicked, ikaw yung titirahin, ikaw na nga yung nagpapakabuti ka na. Magkaya ko dito, parang ano dito eh. Parang matinding problema, kaya nagpapagin kanina. Ito, persecution. So, pero may dahilan, merong paraan, may way ang Panginoon, even sa mga problemang matindi, katulad ng mga storm na malakas. Amen? 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 Amen. Ano gabi natin? Amen. Iwala sa Diyos, alamin natin exactly, sa mga, especially yung mga, alam nyo na, vulnerable yun, lagi sinasabi yung mga, actually, lahat naman eh. Kahit mayabang ka, vulnerable ka naman sa yabang din. Totoo lang. Kaya dapat ikaw nga ilalim mag-aaral nito eh. Kasi pag tinignan yung Bible, basahin mo yung Book of James, ikaw yung problema. Pag mayabang ka, ikaw yung may problema. Ikaw yung mga, yun nga, madalas ikaw yung problema ng pastor, yung member ka man sa isang Baptist church. Ang hirap mo hindi. Kaya nakutuwa sa Muraya, di ba? Yung mga similan ko, nagbigay pa rin ng love gift, hindi lang. Pero, lumabas yung mga member nila doon, kaya tinitingnan ko rin. Iba doon, maayos. Amen? Iba, mga engineer, mga businessman. Ganun po ang church kasi pag tayo ay nag-umpisa ka sa baba, kaya kahit, kasi kahit ako hindi na maging ganyan, at least yung mga anak ko. Ngayon, magtino ka sa Diyos. Magtapat ka sa Diyos. So, imposible ata yun. Kilala ko matalino naman, kaso hindi nagtapat, yun, banda muli. Wala ko sinasabi sa inyo kasi perfect example niya kami yung valedictoria na na-culture na ngayon, pinalindigan niya na yun, walang nangyari sa buhay. Ngayapag pa rin. So, hindi sana tayo mga ganun. Kaya alamin natin kung paano natin i-remember yung storm. At paano natin i-deal. So again, yung mga mahirap, ganyan ang gagawin natin. Tama lang din yung feeling mo. Hindi mo kaya, sip mo yung tulong ng Diyos, huwag kang gumawa ng paraan na alam mo naman kasi sira mo. Gano'n na eh, bagyo eh. Gano'n talaga, wala na, kapit sa pakalim. Nang ginagawa niyo ba ganyan? Nakaw, maybe magloloko ng tao. Diba? Bandang muli, manloko ka ng tao ngayon, lalo ka lulo. Parang yung nabanggit ko sa inyo Thursday. Diba? Parang may pagkaganyan eh. Sabi ko, kuya, mag-anabento ba ako? Parang buwan ba, nandito ka eh. Dito ginano na. Kasi nga, sabi ko, kung may tabaho ka na, kahit maliit yan, di ka na manghihingi, kuya. Sabi ko. Ang problema, parang ginawa na full time yung panghihingi. Ang problema talaga yan. Eh, kasi walang tumatanggap sa akin. Bakit? Wala. Sabi ko. Ayusin mo. Yung problema, para tingnating lang yan, gusto mo yung problema mo permanent. Ha? Doon ka tumira sa ano? Alam niyo ba yung may lugar doon sa gitna ng US sa kanang South America na puno bagilagi? Alam niyo yan? Yung mga ano daw, yung mga photographer, pag gusto nila makuha nyo, makinlap doon sila eh.
Yung talagang halos araw-araw, linggo-linggo, may bagyo. Sana hindi tayo ganun, okay? Yun lang. Yung mga kabataan, gusto nyo mababyo ang buhay nyo, gusto nyo payapa. Yun ang gusto natin. Again, hindi natin maiwasan, pero pagandaan mo, amen? Itira mo, spiritually, yung pamilya mo, ilagay mo sa maayos na lugar, na kahit bumagyo, hindi mong tatawanan, pero parang ganun, di ba? Okay lang yan, bagyo, sige lang. Dito lang kami sa bahay, at inilog lang kami ng mainit na kape, at choco, ay, may bagyo pala. Sige, magod niya tayo na naman. Huwag tayo lalabas, kasi saan tayo sa loob ng bahay. Gusto ko pas tayo, masarap pag ganun. Urado, di ba? Spiritually, sinasabi ko na, hindi lang mga bata, iset niyo yung sarili niyo sa ganun. Hindi yung, parang sinasabi ng Panginoon, na parang itatayo niyo yung sarili niyo sa sandi, ano yung, house of the sun. Pag talagang dumating yung bagyo, guho. Amen? Wala kayo sa church. Unbelievable yung pangasawa mo. Tamad-tamad, yung ano lang, gimmick, pag gano'n. Hindi nyo hinanda yung sarili nyo. Ano mayayari sa inyo? Pag dumating yung bagyo, guho. Nagdang muli, isiin nyo pa ibang tao. Tingin ka ng tulong sa gobyerno. Buman yan. Amen? Napatagal ko lang kasi di ba alam to. Kanin. Kanin, okay. Okay lang, mag-ganun lang kayo dito. Okay, this time, let's pray. Panginoon, salamat Panginoon na di po biro minsan mga bagyo. Salamat po kayo sa bagyo. Ay, medyo lagpas na Panginoon, but I pray ang lesson namin ngayong araw ngayong bago Panginoon dahil makita namin kayo pala ang inyong kamay ay nandito sa gitna ang lagi na Panginoon ang inyong pagkilos even sa storm, kung ano man yan even din sa mga blessings Panginoon so hindi namin makalimutan na kayo dyan in the time na pag talaga natin din ang problema, kayo mag-i-refuge namin pag kayo naman ay bless nyo kami, di may makatulad, maging katulad ng Israel at ng Jerusalem, ng Judah, ng Yabang. Therefore, na-displease kayo, bagdang huli kayo po ay pinausahan nyo sila sa pray. Magkita namin para mag-give ng gusto na sa mga. Manulati, Panginoon, basbasa nyo lang ang pagkakainin. Maraming salamat sa naganda. Bible quiz, Panginoon, ang mga later na programa this week, Panginoon. Ang po magbigay ng kasiyahan at pag-iingat din po, Lord. At hindi na ako kayo magalating. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.